Hello mga ka-Spike! Welcome to Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fan. Isang subok pa para sa Creamline. Bigo nga ang Cool Smashers na agad na maiuwi ang corona matapos madapa kontra Cherry Tigo sa Game 2 ng kanilang 2021 Premier Volleyball League Open Conference Final Series sa Baccarat, Ilocos Norte. Nagwala si Jaja Santiago at walang nagawa ang Creamline sa 18-25, 25-17, 16-25, 21-25 na pagkatalo na nagtabla sa Best of 3 Series at 1 Game apiece. Mamaya nga ay may last chance ang Cool Smashers sa kanilang win or go home battle at 3 PM sa parehong venue. Malalaman natin kung ang Friday the 13th matchup na ito ay swerte o hindi para sa Ladies in Pink. Pero ano bang tumama sa kanila sa Game 2 at napatulog sila ng crossovers? Bago natin himayin, siguraduhin na nakasubscribe ka na sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fan. I-check ang ating PVL playlist para mapanood mo ang content natin about all teams in the Open Conference. Una, nabantayan ang Spikers nila in this game. In this series, medyo predictable ang atake ng Creamline dahil pare-parehong pwesto lang ang nabibigyan ng bola. Mapa left or right wing yan, asahan mo na dyan ibabato ni Gia Morado ang bola. Kaya nga sa Game 2, malaki ang ibinaba sa porsyento ng atake ng Creamline. Mula sa halos 40% success rate nila noong opener, bumagsak sa 34.9% ang spiking accuracy nila in Game 2. Part of it ay dahil sa renewed blocking ng Cherry Tigo at part of it dahil sa predictability ng plays ng Cool Smashers. Oo, may Aliza Valdez, Tots Carlos at Gemma Galanza ka. Pero kailangan mapabuka mo yung blockers para naman hindi bantay sarado ang mga opener at opposite mo. For sure, Gia will make adjustments, especially nga dahil do or die na ito. Alam naman natin na Risa Sato and Pangs Panaga are not of the same level as Jaja Santiago. Pero di rin naman flower vase yung dalawa na display lang sa loob ng court. Parehong si Risa at Pangs can be double-digit scorers basta bigyan mo ng bola. Kung lahat ng spiker from Valdez to Carlos to Galanza to Sato and Panaga ay i-score ng at least 10 points, malaki ang tsansa ng Creamline makabawi mamaya. Pangalawa, wala ba kayong balak gawin kay Jaja? Game 2 na nga at wala pa rin kalaban-laban ang blocking ng Cool Smashers sa atake ni Jaja. Sa larong ito, napatay ni Santiago ang 20 sa kanyang 32 spike attempts, good for 62.5% success rate. Sa series nga, meron siyang 63.6% spiking accuracy. It is a testament to both her height and Creamline's non-existent defense sa mga palo niya. Madalas siya bigyan ng single block coverage at si Sato ang tinatapat. Halos di naman makapanang hapon ang mga palo niya. Pag binigyan naman ng double at triple block, wala ring epekto. Kung gusto nila mag-champion, Coach Ty Bundit has to make adjustments and write up a better game plan to defend Jaja. Hindi man siguro ma-block directly, yung makapalang, para may chance yung backline para makarecover. Mahirap naman talaga depensahan si Jaja. Pero trabaho nila yan Kailangan nilang gumawa ng paraan. Pangatlo, di uubra ang ganyang service sa finals. Noong Game 1 nga ay naging susi ang mabigat na service ng Creamline para patumbahin ang crossovers. Kagabi, ang tanging mabigat ay yung loob ng Cool Smashers dahil sa sangkadutak nilang service error na wala namang naidulot na maganda sa team nila. Si Valdez, di natin alam ano nangyari. Ang daming ikot na service error siya. Sayang kasi yung serve pa naman niya, ang isa sa inaasahan ng Creamline na yayanig sa depensa ng Cherry Tigo. Kaya lang kung unang bira pa lang niya, out na, inaalis niya agad yung option na yon para sa team niya. Sa Game 2, mayroong tumataginting na one service ace ang Cool Smashers, malayo sa 10 na pinakawalan nila noong Wednesday night. Kudos syempre sa depensa ng Cherry Tigo sa pag-adjust sa service ng Creamline. At hello Cool Smashers! Kayo ulit ang kailangan mag-adjust kung gusto nyo ng ikatlong sunod na Open Conference Championship. Kayo mga ka-Spike, tingin nyo ba makakabawi ang Creamline mamaya? Tara at pag-usapan na yan sa baba. Salamat at kita-kita tayong muli sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fans.